maghirap makatulog sa gabi, panoorin mo ako. Char, kahit gaano kakapuyat, huwag matulog sa umaga at hapon para umangat ang kalidad ng pagtulog mo sa gabi. Melatonin ang ating sleeping hormone. Umaakyat ang level nito pag madilim, kaya dapat total blackout sa pagtutulugan, walang source of light. Uminom ng gatas isang oras bago matulog dahil mataas ito sa tryptophan, isang amino acid na nakakapagpataas ng serotonin, ang ating happy hormone. Or ako, Char, nakakatulong ito sa ating anxiety. Mag-meditate for 5 minutes. Pwedeng isabay ito sa prayer. Siguraduhin tahimik ang lugar at mag-slow deep breaths. Hingang malalim papasok sa ilong, pigil for 5 seconds at mag-exhale dahan-dahan palabas sa bibig. Nakakatulong ito sa pagbagal ng heart rate at pag-relax ng ating katawan. Ako personally, nanonood ako ng ASMR video sa YouTube with earphones, nakakatulog ako agad. Pero pag nakakasakabal ang pagpuyat sa pang-araw-araw na gawain, magpa-check up agad sa doktor dahil maaaring may ibang medical condition. Bakit may namamatay sa bangungot? Dahil natutulog kang walang katabing jowa. Char, ang bangungot ay sudden unexplained nocturnal death syndrome sa medical terms. Nocturnal, ibig sabihin nangyayari sa gabi. Sa Pilipinas, ang madalas na explanation nito ay dahil sa pancreatitis, dulot ng labis na pag-inom ng alak. Ang alak ay hindi lamang toxic sa liver kundi pati rin sa pancreas na nagdudulot ng pagkasira nito. Pero may bagong pag-aaral na nagsasabi na pag meron ka nitong tatlo ay pwedeng mabangungot ka. Una, may problema sa struktura ng puso mo. Masyadong mabigat, masyadong malaki, dahil sobra-sobra yung pagmamahal na binibigay mo eh. Char. Number two, may social or environmental stressor. Sobrang pagod at emosyon, mababang potassium, night terrors, at iba pa. Number three, may abnormal na pagtibok sa puso mo habang ikaw ay tulog. Pag meron lahat nitong tatlo, ay pwedeng tumigil ang pagtibok ng puso mo at mababangungot ka. Buti na lang, normal yung pagtibok ng puso ko. Dahil sa inyo. Char! Ba't ka nahihilo pag biglang bumabangon at tumatayo? Anemia? Hindi. Ako? Pwede. Char! Isa sa mga pwedeng dahilan ay benign paroxysmal positional vertigo. Sa pinakaloob na parte ng tenga natin, meron tayong tinatawag na calcium crystals. Normally, nasa iisang lugar lang yan at hindi gumagalaw para ma-maintain ang balance. Pero dahil sa biglaang pagpalit ng posisyon, ay nakakalog yung mga crystals na to at napupunta sa ibang parte ng tenga. Kaya ka nahihilo. Madalas, nagtatagal lang yung hilo ng less than 1 minute. At mas at risk ang iba pag meron silang history ng head trauma or nagka-infection sa tenga dati. Paano ba natin ito pwedeng iwasan? Bago ka bumangon, higa ka muna sa left side mo ng 30 seconds, sa kabila ng 30 seconds. Susunod ay uupo ka, dahan-dahan, iisang posisyon lang yung ulo, huwag kang mag-Beyonce, char! At manatiling nakaupo ng 1 minute. Susunod ay pwede ka nang tumayo, pero dahan-dahan lang. Nakaka-anemia ba ang pagpupuyat at pagligo sa gabi? Hindi. Ang anemia ay general term pag mababa ang pulang parte sa dugo at nakikita lamang to sa complete blood count or CBC. Ang most common cause nito ay nutritional deficiency, usually iron at ilang vitamin deficiency tulad ng vitamin B, char, vitamin B. Risk factor ang pagbubuntis dahil sa mataas na demand ni baby, kaya kalimitang nagbibigay ng iron supplements. May mga specific types of anemia naman na namamana. Pwede rin magka-anemia pag nawawalan ka ng more than 150 ml ng dugo kada minuto sa kahit anong paraan. At pwede rin dahil sa matagal na pagkakasakit tulad ng kidney failure, cancer at iba pa. Madalas ang mga may anemia ay namumutla, nanghihina at laging nahihilo dahil sa kakaisip mo sa kanya. Char! Ang mga sintomas na to ay general. Ibig sabihin nakikita sila sa ibang sakit bukod sa anemia. Kaya mainam magpa-check up pa rin sa doktor para matukoy ang dahilan nito. Magkaka-Bell's palsy ka ba pag natulog kang basa ang buhok? Hindi. Ang mga muscles natin sa mukha ay kinokontrol ng facial nerve. Matatagpuan siya dito. May 5 branches siya sa magkabilang side ng mukha. Sa Bell's palsy, namamaga ang facial nerve na ito sa isang side ng mukha at ang mga muscles doon ay napaparalyze. Hindi na sila makagalaw. Kaya sa pasyente mapapansin na hindi pantay yung facial features niya. Hindi pantay ang pagngiti, hindi pantay ang pagtaas ng kilay, bagsak ang isang side ng lip at eyelid. Pero pag pinadod mo ako, magiging pantay lahat yan. Char lang. Maraming pwedeng causes ang Bell's palsy. Pinaka-common dito ang viral infection. Pwede dahil sa herpes simplex virus or sa varicella zoster virus. Ang hindi pagkapantay na facial features ay hindi lamang nakikita sa Bell's palsy. Pwede rin to makita sa stroke at iba pang sakit sa utak. Kaya pag napansin ito, magpa-check up agad sa doktor. Or doctor. Char lang.